So kapag pinapanood mo ito, isa lang ibig sabihin nito. Ikaw ay isang freelancer na nag-i-start pa lang sa industry na ito, or ikaw ay estudyante ko na wala pang experience pero gusto mo makuha na yung first client mo. So sasabihin ko sa iyo dito kung ano yung mga ginagawa namin para makuha namin yung first client namin, or kung ano yung tinuturo ko sa mga estudyante ko kung paano nila mag-close yung first client nila kahit wala silang portfolio or ng resume. Hi, I'm Franklin Miano. I'm a CEO and owner of 10 businesses here in the Philippines, and I'm currently earning multiple 7 figures net income every month. At ako yung may-ari ng educational company na MSB Academy. Number one is to be an apprentice. Ay, ibig sabihin ng apprentice is kailangan mo maging right-hand man, or pwede ka maging empleyado, or pwede ka maging assistant ng isang CEO or owner ng isang business na gusto mo tulungan yung business nila using your services. At pwede ka lumapit sa kanya, pwede mo sabihin sa kanya na pwede ka mag-work for free sa kanila, gusto mo ma-enhance yung skills at magkaroon ng experience sa industry na pinakasukan mo ngayon. Pero take note lang, kapag magiging apprentice ka na sa isang tao, is huwag ka tatagal sa kanya na more than 4 months. Dahil 3 months is maximum. Ang recommended ko sa mga tao is 1 to 2 months. Dahil 1 to 2 months of experience, okay na yun. Para lang makakuha ka ng mga works, makakuha ka na ng experience, para sa future client mo, meron ka mapapakita sa kanila na meron ka na nagawa dun sa mga past clients mo. Kaya kung makita mo yung mga college graduates ngayon, is madali na sa kanila na kumuha nila ng trabaho, basta yung pinag-OJT-han nila is medyo related dun sa papasukan nilang trabaho. Number one na hinarap ng mga clients is yung may experience na. Kasi ayaw nila na dumaan yung empleyado nila sa trial and error. Gusto nila, kapag nag-hire sila ng empleyado nila, automatic, kung ano yung services na in-offer nila, gusto nila makuha yung goal na yun. For example, ako, ayaw ko naman kumuha ng video editor at yung mag-edit na YouTube video ko, tapos hindi rin naman pala magba-viral dahil yung editing skills niya is kulang sa experience. Siyempre, mas gugustuhin ko na lang kumuha ng video editor na may experience na, para kapag in-edit nila tong video na to at pinost ko, medyo magba-viral din siya at hindi naman sayang. Pero kung magka-hire naman ng isang CEO or owner ng isang apprentice for free, okay yun. Ako, meron akong dalawang apprentice na hinahawakan ngayon. Hindi ko sila binabayaran ni Singkong Duneng. Tinutulungan ko lang sila about sa experience, sa skills na kailangan nila. At syempre, ang kapulit nun is mag-work sila sa akin at ipoprovide nila yung services nila for free. Second way naman para makapag-close ka ng client mo na hindi mo na kailangan ng portfolio or ng resume. Ito ay permissionless apprentice. Ibig sabihin dito is gagawin mo yung bagay na yon na hindi mo na kailangan na pahintulot dun sa client mo. For example, meron ka ng gusto na client. Yung podcast ko, for example, na Lazy Genius Podcast. Ngayon, kapag isa-search mo sa YouTube yung Lazy Genius Podcast, ang makikita mo dun yung video ko. For example, video editing. Ida-download mo, i-edit mo, tapos isa-send mo sa kanila sa email. Tunay mo silang i-email na sabihin mo sa kanila na dinaload ko yung video tapos in-edit ng style ko na video editing. Meron akong experience sa video editing for ganyan na rin mo i-offer yung services mo sa kanila. Sobrang taas ang persento na makukuha ka ni client dahil hindi na siya dumaan sa interviewing, hindi na siya dumaan sa pagkahanap. Kumbaga, pinakita mo kagad yung skills mo, ang hinihintay mo na lang is yes or no. Kasi yung mga CEO dyan, or yung mga owner dyan, or yung mga business owner, madala lang sila maghanap dahil medyo busy schedule nila. Tapos ang third and final way na tuloy ko sabihin sa inyo is partnership with other freelancers. Pag wala ka pang masyadong portfolio at resume, pwede ka kumausap sa mga ibang freelancers at pwede mo sabihin sa kanila na if meron kang client, pwede mo ba akong i-recommend sa kanya, bibigay ko sa iyo 50% na salary ko sa iyo. Ang mangyayari doon is mataas ang chance na kakausapin ng other freelancers yung client nila at sasabihin nila, oy, yung kaibigan ko marunong din sa graphic designing kasi galing ko rin to. Ngayon, ang gagawin naman ni yung partner mo na freelancer is isi-sales talk nila yung client nila para close mo yung client na nirecommend niya. So, ang mangyayari nun, kapag na-close mo nun, is makapagkuha ka ng portfolio, ng sample works, makakuha ka ng experience. Siyempre, ibibigay mo rin 50% cut mo dun sa other freelancers, pero ang goal mo nun, para dun sa next na client na i-close mo, mas madali mo na siyang i-close dahil meron ka ng pruweba na meron ka ng experience. Second way naman sa partnership with other freelancers is yung ginawa ng estudyante kong naghanap siya ng marunong na skillful na freelancer dito sa Pilipinas. At ang services na in-offer niya is media buying or yung Facebook ads. Ang ginawa niya is sinabi niya sa freelancer na yun na ikaw gagawa ng work pero ako yung maghahanap ng client. So 50-50 tayo dito. Ako na bahala sa client pagko-close, maghahanap, mag-i-script. Lahat ng gagawin ko, ako ang gagawa pagdating sa client. Pero pagdating sa work, ikaw na bahala doon. Doon na nangyari, wala naman siyang portfolio, wala naman siyang experience, and then doon sa next client na hinanap nila, hindi niya na kailangan yung freelancer na yun. Kasi technically, is nagkaroon rin nung
kliyente ko ng onting experience sa pagiging media buyer, kaya siya na yun yung nag-offer ng services niya doon sa client niya in the next. Ang ginawa niya lang sa unang client is kinuha lang lahat ng mga pruweba, case studies, screenshots, etc. para doon sa next client niya is makaklose niya na mas madali lang. So, yun yung mga ways para maklose mo yung client mo na walang portfolio at walang resume. Pero kung gusto matutunan kung paano ako kumikita ng 800,000 every week, please watch this video to find out.